For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no dominion over him. Alas, there you go, 10. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga salita again na sa araw ni po ito, Lord, ay naalala ng buong Christianity, Lord. Iba-iba kami ng shade ng paniniwala, but still, ito na pa-importanting event na kung saan pa kayo noon, kayo po'y namatay sa amin, pero kayo muling nabuhay ay pinapatotohanan ng history and even the Bible. So we pray na makita namin ang kahalagahan ng inyong resurrection, Panginoon, muling pagkabuhay sa aming pananampalataya, hindi lang po sa bilang pista, bilang event, bilang holiday, but ito po yung maging may application to, makita namin application nito sa aming buhay araw-araw, at para naman po kayo may inspire at makita namin na totoo na kaya namin gawin yung in-expect sa amin, ay po nasa salita ng Diyos. At kami po ay hinalin tulad niyo, Panginoon, kami po ay binuhay niyo rin po sa mga patay na, sa in a sense po na pinag-aaral namin ngayon, Panginoon. So kayo pong manguna sa pag-aaral. In Jesus name we pray, amen. Ako po na po. Magandang hapon mo sa lahat. Title po ulit nito ay Resurrection in Us, part 2 na po ito. Nagpatuloy ka din ng umaga, di natin natapos kasi medyo sa introduction pa lang, mag-ano tayo, no? Nag-take time na tayo. So again, dinefine natin kanina umaga, ang subtitle pala nito is Practical Revival, Revival for the Active Brethren. Subtitle lang subtitle, Buhay pa ba kayo? Okay, so pang pinaka-tema natin, ma-revive tayo. Amen? Amen. Napagod ka ngayon, magpahinga ka ulit, lingkod ulit sa Diyos. Amen? Amen? Yan, para tayo ay nasa constant state of revival, yung objective natin. Ngayon, dinefine natin kanina umaga po yung resurrection, ito yung muling pagkabuhay, revival, ganun din po yun. Maaring hindi naman patay, pero maaring nanghina, nagpahinga, and then naka-recover. Ganun po yan, revival. Then practical, ibig sabihin, yung paano natin ginagawa, yung dapat natin ginagawa. So hindi pwede po sa Christianity kasi iba, lalo yung mga makabago, at even yung Catholic daw po, no, yung pagdating sa end times, ang karamihan approach nila dyan is spiritual husto. Sobrang spiritual naman. Hindi nga spiritual, eh. Parang tawag dito, yung mga physical aspect na nabanggit sa Bible, wala na sa kanila. Like time, yung time sa kanila, yung timing, yung lugar, kaligtasan, even in-spiritualize ba? In-explain away yung mga malilinaw na turo. So, huwag naman ganun. So, okay din yung practical. Ibig sabihin, paano okay na nalaman natin si Jesus ay nabuhay magmuli? So, what? So, dapat may practical application lahat na nalalaman sa Bible. Makikita na intindihan natin, natuturo. And then, kaya sabi na, resurrection in us. Kung paano, sabihin nung sa loob natin tayo na-resurrect. Ibig sabihin lang, may nabago, no? Kaya pag na-revive ka, may na-resurrect, ang malaking pagbabago, dating patay na buhay. Malaking ano yun, malaking pagbabago yun. So sana, at yun naman ang context ng Romans 6, at maraming bahagi ng salita ng Diyos, may ano sa atin, may may mabago sa atin, at di lang basta mabago, for the better. Amen? Again, pagligtas ka na. So yung patate, maligtas muna yung mga hindi paligtas. And then, medyo inano natin yung lively na term kasi ito yung nakikita ko na better na usage kasi sa Bible na ginamit sa Bible. So, ibig sabihin lang po niya, full of full or suggestive of life or vital energy. Ibig sabihin, hindi papatay-patay, ang kabaligtaran ng buhay na buhay. Active, yan yung ginawa nating term dito para yan yung naintindihan nating term kasi sa church ngayon. Okay, pag sinabi active ka, hindi ikaw yung minsan-minsan lang umatim. Okay? Pag active, nakikinig, pag kinausap mo, tinanong mo, kung may problema talaga, at least, nagsasabi, nag-engage, okay? Pag sinabi nga, soul winning tayo. At least, magsabi ka, hindi ako pwede dyan, ganyan-ganyan. So, definitely, consistent sa, yun nga, alam natin na ang hirap nung patay, yung ano daw po, yung mga hayop pag nag-migrate yan, di ba? Buhay pa ba ito? Di natadya kang gano'n. Yung pala, ano lang, hibernate.
So, kaya pag ikaw, tinadyakan kita. Buhay ka pa ba? Sana hindi tayo kailangan tanungin ng ganun. Amen. Ngayon, minsan naasar tayo dyan eh. Sabi nga sa inyo. Kaya sa amin, si Pastor naasar. Kasi yung iba, pag backslider, tinatanggap naman niya ang kaso in God's term. Hindi yung sa sanlibutan, nabanggit ko lang sa inyo dati. Yung nanig ko lang na illustration to, pero totoo eh. Kasi matanda na siyang pastor. So, parang hindi nga pastor. Basta na-observe niya, nung panahon daw nila, pag nabuntis yung babae ng maaga, ano yung kinamumuhian naman. Medyo sobra din, di ba? Parang, pero kasi nga, di ba? I mean, yung mga kababayan, syempre, yung iba, nagpe-pray, alam mo na, anong tawag dito? Mga conservative ba? So, sasabihin ng magulang, huwag ka magbiis ng ganyan, huwag ka malandi, mga ganun. Maraming panahon, mahabang panahon, tapos yung iba, lalandi lang. So, obviously, may offend, nakaka-offend yun. Okay? So, anyway, so yun yung panahon daw nila, ganun. Parang, sobra naman daw na itchinichip. So, sa church actually, hindi naman ganun eh. Inaayos lang, amen? Kaya sa, yun nga, yung sa mga university daw, baliktad na. Pinapalakpa ka na. Nabaliktad naman. So, ba't ba napunta doon? Yan, so, yun nga, tinatanong pag nag-backslide. So, sana, okay mo, Fen. Nilalagay lang kayo sa tamang kalalagyan kasi alam niyo naman tayo dito. Malungkot tayo pag may nalaglag at masaya tayo pag may naliligtas at may natutong mag-solwining. Pag, so, ang tagal mong chinagayan eh. Alam niyo na siguro tayo dito, wala lang tayong instant ano dito sa ating church eh. Nagkatulad na iba na inject ng pera doon, may programa, tapos yun na, dumami na yung member nila sa ibang paraan. Sa atin talagang organic to. Kung lalago tayo, pinaghirapan. Amen. E tapos may nawala, syempre malungkot. Amen? Amen. So ngayon, pero yun nga, kung gustong mabuhay, umaaten, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? May buhay pa, di ba? I-revive na lang natin. By the way, sino naman mag-ganon? Totoo ba yun? O sa pelikula lang yun, ha? Totoo naman. Ano yun, para tinutulungan mo yung puso, gano'n yun. Mag-pump. Eh, ba't sinisipi, ano pa? Para huminga, gano'n. Ay, kung bad breath, ano yun. Mamatay lalo. Ganon din yan, ha? Pag may tayo ni-revive dito, kung hindi mo alam kung paano i-deal yung kapatid, sabihin mo na lang kay Pastor, amen? Okay, ba't ngayon palang pugad na ako? Kasi kanina umaga, tsaka ano na. So, obviously, kaya hindi na tayo kumanta ng isa pa. Medyo pagod na rin tayo, pero okay lang, pahinga bukas. Kayo, no? Kami ni Daddy, gagawa ng pulpit. Okay ba tayo, de? Kahit nung umaga. Bili na lang tayo dito. Hindi na kayo masyadong masilya. Ayaw nga sa masilya. Basta buo. Hindi, papatungan ng solid, eh. Pangit. Pangit naman masyadong ano. Ha? Hindi, patungan natin ng ano. Kaya pag-usapan natin bukas. Gusto ba tibay? Gusto ko pag kahit tadyak mo. Nisira yung paa mo. Hindi naman, basta gano'n. No? Maring plywood yun. Hindi plywood, di ba? Sa, gusto ko solid, kahoy. Anyway, ano tayo? Ganun yun ha, so, sino ba ako? Nasa lively pa lang tayo, no? So, kaya ang gamitin natin, active, ganun na lang. Kaya hindi rin mababaw, ha? So, alive, pwedeng ganun. Nag-engage. So, kaya ang teams, na ang teams, ang point natin, kanina, meron tayong lima kasi, nakatatlo po tayo. So, how is a lively or active Christian characterized? Ano, paano natin masasabi, ito active to, ito hindi? Para gayahin natin yung active, yung hindi, iwasan natin. So, number one, dito sa unang apat na verses, ang pinapahiwatig niyan is dapat tama yung tinatanong natin at sinasagot natin ng tama yung mga legitimate question. Okay, so another summary is appropriate accordingly.
Okay, nag-example tayo ng water baptism at spiritual baptism. Doon malalaman kung marunong yung nagtuturo eh. Hindi yung nag-engage siya. Alam niya mali yung tanong, sasagutin niya pa. Diba? So, ang point natin doon, engage ang isang taong active, ang Kristiyanong active, hindi patay, ay engage in the right and relevant issues of life. Okay? Number two, gulad nito. Ano kayo? Nakikinig ba kayo? Engage in the right and relevant issues of life. Ano ba importante sa atin ngayon? Number two, inalintulad naman tayo sa isang halaman. Paano masabing active yan at naging ano yan? Na-resurrect kasama ng Panginoon sa loob. Kaya sabi nito if eh. Alam mo sa Bible, pag nabasa kang if, nag-a-appeal yan sa reason nyo. Pwede mong sabihin, kunwari, ito na nga, if we be planted together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. So, ibig sabihin, magtatanong ngayon dito, applicable ba sa akin yan? Kung hindi kaligtas, hindi applicable sa yan. Yung sinabi ni Jesus sa mga Pharisees, sabi niya, if God were your father, diba? Sabi nila, anak kami ng Diyos. If Abraham is your father, anak kami ng Abraham, tama. But if God, Abraham is your father, so anak ba talaga sila ni Abraham? Anak ba talaga sila ni Abraham? Dito sa tinatawag natin. Ito, if we have been planted together, sila naman, if you are Abraham's children, anak ba talaga sila ni si Abraham? Anak ba talaga sila ni Abraham? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Di ba? So kasi sabi ni Jesus, if. So iniiwan sa atin ni Jesus, kung sinong speaker yan, iniiwan natin sa atin yung pagdidesisyon. Ito nyo, maganda, hindi lang style yan, hindi style yan talagang ano yan. Yun talagang way. Di ba? Yun ang way para katulad yan. Gusto all winning ka. Ako, kahit na nag-preach ako, sabihin ko bang lahat tayo? Lahat tayo nang ng Diyos. Di ba? May mga time na lalo pag may nararamdaman ako na parang di anak ng Diyos, lalo kong i-emphasize na kung anak ka ng Diyos, gano'n, di ba? So para ikaw yung mismo mag-alamin kung ano ba talaga yung condition mo. Dahil di naman tayo all-knowing. Ako, di ako all-knowing. So yan. So anyway, balik tayo dito. For if we have been planted together. So hinahalin tulad tayo sa plant. At ang plant po, isa mga karakteristik niyan, merong maayos na plant, may hindi. At ano yung nagde-determine madalas ng sabi natin success o yung health ng halaman? Kung saan siya tinanim, dinidiligan ba siya, nadidiligan ba siya, anong klase yung dinidilig sa kanya, di ba? Consistent ba yung ugat, nag-uugat ba, kung may na-encounter bang peste, kung ano man yan. Pero kaya nga natin dito, ang point natin, okay, kung talagang tayo ay na-implant, together in the likeness of his death, ibig sabihin, di ba, yung kaya nga tayo binabaptize, yun ang picture ng death, burial, and resurrection of the Lord. Eh, sabi dito, kasama pala tayo doon. So ito po yun na ito, naghahalo po yung spiritual baptism tsaka yung water baptism. Nung spiritual baptism, doon ka naligtas eh. Okay? So yung sineshare sa inyo yung salita ng Diyos, especially yung gospel, ano, tumanggap ka ba talaga, naramdaman mo talaga yung epekto ng kasalanan na ito yung papatay sa'yo, dadaling kanya sa impyerno. Okay? So yun yun. And then, pag ikaw naman ay tumanggap sa kanya, ano nangyari? So parang ikaw ay binuhay na magmuli. Kasi anak ka na ng Diyos eh, at sigurado ka na sa langit. Makita niyo yung paralel doon? Kaya ang point natin doon, kung halaman ka, narintulad ka sa halaman, totoong halaman ka, eh gamitin mo na yung lahat ng magagamit mo para ikaw ay maging maayos na ang anak ng Diyos, likod ng Diyos. Kaya sabi dyan, kung yun nga, kung ikaw ay namatay, kasama niya, ganun ka rin mabubuhay sa katulad ng kanyang resurrection. So basically, sinasabi, na-resurrect ka na, anak ka ng Diyos. Kaya ang point natin, having and using all necessary resources to thrive. Katulad na isang halaman. Gamitin mo lahat yun.
Kaya kanina umaga, nagtagal tayo doon paano niya gagamitin yun. Ang Diyos kasi pinrovide niya na lahat ng ano eh. At sa church natin, hindi naman lahat, pero lahat ng kaya natin. Amen? Bilang pastor niya kasi hindi ko yung masabing lahat na provide ko na sa inyo. Eh. Palagay ko. Obviously, yung mga mabilisan lang naging member dito, eh, hindi ko na provide lahat sa kanila kasi hindi ko rin kaya kasi bumitaw agad sila eh. Diba? Ayan. So again, having and using all necessary resources to thrive. Okay? Number 3, yung tapos natin kanina dito sa verse 5, sabi po dyan ay ganun pa rin, no? Yung planted together naman. So hindi lang ikaw na plant, ikaw yung na planted together, hindi ka tulad niyan sa church, pag ikaw yung naligtas, isasama ka sa church para may fellowship, para magiging katuwang mo ngayon yung mga kapatid mo, lalo pag mahirap yung Christian life, di natin masabi. So sino mag-provide sa'yo? Ngayon, ano, nakikinig ka ngayon, siguro hindi mo, 10% lang nakukuha mo ngayon sa sinasabi ko. Eh tapos mamaya mag-uusap kayo. Ano, di ba? Ganito may sinasabi kanina. Hindi naman ganyan, ganito. Ah, ganun pala yun. Unlike wala kang kausap. Parang tayong Catholic dati. Labas, pasok, hindi magkakilala. So kaya meron tayo that fellowship. Kaya ang point natin dyan, active in church fellowship. Yung sinisignify ng word na together. Hindi ka lang, pwede nang isa ka naligtas, pero na-plant ka dito naman sa church. So, it follows na yun, parang hinahalintulad dito sa chapter na to yung kaligtasan mo, hindi ka iniwanan ng Diyos na mag-isa lang. Okay? So again, lagi in-illustrate lagi natin na pag naligtas ka, parang ka, talagang anak ka ng Diyos. Ang anak ba, walang kapatid? Usually meron, di ba? So lalo tayo, pag anak ka ng Diyos, makikita mo yung ibang anak ng Diyos saan? Sa church. Amen? Okay, so dito na tayo ngayon sa actually sa point 4 kasi ito yung mauubos yung buong chapter. Pero isa lang yung tema nito. Okay. So again, hindi ko sinasabi ditong ito yung mga ligtas. Ang sinasabi ko, ito yung mga active and lively Christians. Kung gusto mo maging successful sa Christian life mo, mag-e-effort ka talaga. Kung ligtas ka na, salamat. Hindi mo na kailangan dagdagan yung kaligtasan mo. Yun na yun eh. Pero kung gusto mo maging maayos na anak ng Diyos at masaya, at the same time, ito yun. So again, engage in the right and relevant issues of life. Number 2, having and using all the necessary resources to thrive. Number 3, active in church fellowship. Yan, yung mga nag-succeed. Number 4, dito tayo sa 6 and 8. You know, 6 to 8. Ako muna, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead in Christ, we believe that we shall also live with him. So, ano yung tema dyan? Meron ka ngayong action na gagawin. Nalagpasan natin, naaral natin sa ibang ano, sa Ephesians ata, di ba? Dito nabanggit niya, old man. So, may party ng ikaw na ito daw dapat ay ipako mo na. So, nakalina umaga sa Galatians 2:20 ba yun? Tama, no? Baliktad naman si Paul, sabi niya, I am crucified with Christ. So, yung old man, kailangan crucified mo saan? At basta i-crucified mo, ipako mo na hindi siya maagalaw. Okay, pero again, gagalaw pa rin yun eh. Pero ibig sabihin, ang picture doon, yung ano mo siya, i-deal mo siya, na talunin mo siya, okay? So again, yung old man, hindi nyo pa na, ano, yun yung makasalanan na parte ng tao natin, na makasalibutan, na pwede mong isuot, pwede mong tanggalin, no? Tanggalin mo na lang. Huwag mo siyang pag-drive. Siya, pasunurin mo lang siya. Amen? Una, no good. Ano bang lately na ano? Kaya, parang nag-swimming kayo, di ba? Sabi siya, may instruction sa inyo. Yung old man nyo, laki yung mga bata, hindi masyadong ano pa yun eh. Pero yung mga old man, pasunurin mo lang siya. Hindi mo pwedeng, hindi mo isa namin papatayin mo totally. Kasi yan pa rin yung naging target sa sanlibutan eh. So, pasunurin mo lang siya. With him, that the body of sin, ito na. Ito pong word na sin dito sa chapter nito, paulit-ulit, hanggang matapos po yung chapter. Kasi ito yung talagang, ito yung point number 4 natin. So, paano tayo yung magiging mga active Christian na lively,
na buhay, di papatay-patay? Ito na yung sagot. Pag yung iyong kasalanan daw ay crucify mo, sabi dyan, destroyed. Paano may sirain yung kasalanan? Ano ba ang pigilan? Lalo na yung kapangyarihan ng kasalanan, for example, na talagang parang ikaw pinapasubmit, oh, sige po, mag-ML na po, din ako good church. Lalabanan mo, ano, lalaban ka pa? Oh, sige, ML na lang, din ako lalaban. O ano man yan, kasalanan na yan. Okay? Nakakatalit ba? Lalo yung may mga addiction, ha? Ganyan yun. Kasi madalas yung alak yun ang laging ano, sa Bible tsaka sa churches, eh. Doon marami pang iba na pwede tayong ilagay. So, bakit yung mga lasinggero talagang gagastos pa, alam niyang sasakit yung ulo niya at mag-aaway pa sila asawa niya, iinom pa rin. Ba't ganun? Kasi para siyang ano, eh. Suko na siya, eh. Inom ka. Inom, ha? Inom. Parang ganun. Kahit walang nag-iaya sa kanya, parang may bumubulong sa kanya. Inom ka lang, ganyan. Ano mo yung addiction na yan. Kaya yung sabi dito, yung, again, yung illustration dito, for he that is dead is freed from sin. So, yung sin ang nag-agano sa'yo, paano ka makakalaya doon? Patayin mo yung dapat mamatay sa'yo. So, yung isa sa mga list, nakalista sa ating prayer, ano, di ba? Nakalala nyo sa ating prayer list, yung death to the flesh, yun ang kailangan mangyari sa atin. So, hindi yung 100%, pero yun ang objective natin. Pag alam mong nakakasama sa'yo, alam mo naman yan. Okay? E parang pag antukin lang, masama ba yun? Pwede mo labanan yun, eh. Kaya nga, yung bago mag-preaching kanina, eh. Yun yung tema natin, di ba? Labanan mo, tinatamad ka. Alam mo yung dahilan, bakit? Yung pala, di ka pala masyadong nagmamahal sa kaluluwa. Okay, naligtas na ako. Di, yung pakalang hindi sila maligtas. Mahala na kayo dyan. So, kulang ka pala doon sa bagay na yun. Kaya hindi ka interesado. Pero pag nakita mo yung dahilan, so magmahal ka sa kaluluwa, or pwede naman, yun yan, nahihirapan ka, natroma ka sa siniran mo dati, pakahirap. Pwede mong palayain yung sarili mo doon kung ano yung recommendation ng Bible. So, soul winning, sipag, pwedeng sipag, knowledge, pwede rin fellowship. Sumama ka doon sa marunong na makikita mo, ang dali lang pala, hindi naman pala masyadong mahirap. Diba? Ayan, so, pero skip natin itong 9. From 11 to 23. Sige, basahin po natin ng, ano, no? Binasa natin kanina, eh. Pero, kasi kunin ko na lang yung mga highlight dito. Kailangan mo natin natin, ibig sabihin ng recon. Pag sinabing recon, ibilang po yan, eh. Hindi bilang na 1, 2, 3, ah. Parang ganun din. Pag nagbibilang ka ng ano, ilalagay mo yan dito. Parang, wala, yan, bibilangin ko kayo dito. Bibilangin ko yung lalaki. Anong gagawin ko? So, alamin ko yung lalaki, 1, 2, 3, 4, 5. So, ilalagay ko sila dito. Kaya yung record, yung sabihin, ibilang nyo. O, ito yung mga lalaki. Ito, ibinilang, hindi lang bilang. Binilang, tapos ibinilang. Okay. So, ito kaya sabi dito, likewise, reckon yourselves be dead. Kasi mahirap hindi din ito pag ano lang, eh. Sabihin, ganun din naman, ibilang nyo yung inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. So, sabihin, hindi tayo patay sa kasalanan, 100% hindi tayo magkakasala. Kung ano, may tukso dyan. Wala, oo. Oh, sige, tuksoin mo pa ako. Wala. Parang si Gandhi. Lalo si Gandhi, alahala ko naman tuloy. Loko-loko yun, eh. Kaya siya, hindi daw siya natutukso. Hindi ako natutukso sa mga babae. Gusto nyo patunayan ko yan? O sige, sisiping ako sa mga babae daw dyan, puro virgin. Pero hindi ko gagalawin yan, aganyan lang ako. Sira ulo nun. Una, ba't mo gagawin yun? May gusto kong patunayan, o perversion yun, eh. Anong gusto mong patunayan? Diba? Sira ulo yun, pero nakalala ko lang. So, tayo hindi tayo ganun. Kaya kasi sabi nito, ibilang mo yung sarili mong patay na alam mo hindi ka patay. Pero ilagay mo sa utak mo na parang binuhay ka na nga sa mga patay. Patay ka na. Sa kasalanan dapat. Ibig sabihin ngayon, ang magandang stage, ang matari, yan, sa inom na lang, yan ang madalas, eh. So, gusto mo talagang uminom. Hindi, ibig sabihin, hindi ka natutokso. Pero pag binilang mo yung sarili mong patay ka na doon, pag tinukso ko ngayon, kala mo, kala nila at kala mo hindi ka na natutokso. Kaya natutokso ka. Ang akin, hindi yan ba tayo?
ibilang mo na sa iyo sarili mong patay ka na doon. Yan. Kasi sabi pa iba, eh, plastic ka naman eh. Hindi naman plastic, nag-iingat lang. Sabi dito, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Nakita niyo, so may kabaliktaran yan. Hindi ka pwedeng wala ipapalit. Lagi sinasabi sa inyo, sa kasalanan, hindi pwedeng wala ipapalit. Kunwari, yung time mo dati, yun na, kunwari, inom. Kunwari, Sunday afternoon, schedule mo ng inom yan. Okay. So pag hinintuan mo lang yan at ganyan ka lang, magpipigil ka na yan, parang nahihirapan ka. So anong gagawin mo? Palitan mo ngayon ng activity na kontra dun. Okay, ano? Pwede yung tabaho. Depende. Ang mas maganda pag ano, church na lang. Diba? So yan. So alive through God, through Jesus Christ our Lord. So ito na po. Tuloy-tuloy lang po ito. Practical, dito, mga advice para sa ating maiwasan ang kasalanan. So let not sin therefore reign in your mortal body. Nakita mo yun, gumamit na siya illustration, yung kasalanan daw parang boss. So wag mo wag mong hayaang maghari sa iyan. Okay? That you should obey the lust of. Parang kanina. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. So ganoon naman, so hindi mo nga hinayaan na ikaw yung siya yung boss, pero baka naman pinapagamit mo yung ibang bahagi mo. For example, ano ba, kasi may kilala lang, may nagkwento sa akin, kasi yung church nila, ginamit ng mga baklang, ano, kasi malaki yung place nila eh. So, gamitin namin yung, ano nyo, go-shooting lang itong mga, ano, mga bata pa. Eh, church yun, ewan ko, nag-isip yun, o hindi na nag-isip, basta bandang huli, tinanggihan na daw ng ibang lugar, sila pa yung tumanggap. Eh, church yun. Okay, so pag gano'n, huwag mo nga hayaan, ano ba yan, at nagtanong ka muna, ano magagawin nyo dyan? Eh, lugar namin yun, ano magagawin nyo dyan? Hindi, ito yung 5,000 isang gabi lang, 10,000. Ah, sige, hindi naman kami dyan eh. Hindi, kayo lang man yan, sige, magbabuyan na kayo dyan kami. Hindi naman kami yan. Tama ba yun? O kaya yung, yan, sasakyan. Kunwari, oh, may church van, itong ginagamit ito, pagsundo, pag-attend ang member, may kinalaman sa church. Okay? Ay, rentahan nga namin yan. Ano kami? Ano bang ginagawa ng mga kalokohan? Nag-hatid lang kami na, ha? Ha? Gimmick. Kapangahatid ko lang na magigimmick to mga bakla kung ihatid namin sa ano. Itong 20,000, pasto, huwag ka nang magreklamo. So, pag mga member mo, ibig sabihin itong member kasi katawan to eh, no? So, pero pwedeng extension ng sarili mong body. So, ano pa ba? Ilan lang, may nakita rin ako, no? Kilala nyo kasi. Kaya tinanong ko na lang. Kasi tindahan sila. Wala masama magtindahan, di ba? Titinda lang naman, no? Tama, no? Tinda ka. Kasi nakita ko, bira may ano, emperador. Tsaka may isang merong ano, yung puti. Gin. Magkano po ito? Pabili nga. Wala na ako sinabi kasi hindi ko naman masyadong kilala kaya hindi ko na masyadong inasaw. Hindi naman active member. Kaya inasaw ko lang, ako lang. Siya na mismo yung nagbigay na excuse. Eh, pastor, hindi naman namin iniinom yun. Binibenta lang eh. Wala po sinasabi. Pero medyo na-convict. Amen? So, ano pa? Ba either bahay mo or ano bang sa katawan natin, ano may pwedeng gamitin ng diablo? Kunwari yung may mga sabihan tayo dito dyan na nagdadamit, di ba? Sa church pa yun, ha? Nagdamit na kung ano. May nakasulat, di ba? Di ba? At least umatinda ko, okay, salamat. Pero, di ba? Kaya nagpabaptize na tayo, di ba? Alisin mo muna yun. Ano ba yung pwedeng gamitin sa atin ng kalaban? Especially sa katawan natin. Yeah, tattoo. Yeah, so pag kaya nga todo sa amin talaga doon sa choir at saka sa ano, lalo tayo mga solo winner tayo eh. Iwasan niyo na ng ano. Ano ba baka patato pa sa inyo. Yan, so ito na lang, unwari, ano ka, pogi ka, ganyan. Malala ko si Gary B. Kasi iba kasi ang isa si Pastor parang ano yun eh. Ang ano niya dyan, save naman daw yan. Siguro, di ba? Anong ginawa ni Gary B? Yun, nakikisaw-saw pa siya sobis. Tama ba yun?
Hmm. Isip ako maganda illustration sa inyo eh. Yan, ano natin, si Rain. Pogi ba si Rain? Ito, may kilala pala akong ganito. Kasi nga, alam mo na, madalas pera-pera eh, di ba? So, nag-host po siya ng mga events. Yan. Magaling magsalita yan. Ikikita siya. Ano bang ano niya dyan? Eh, may birthday celebration lang dito, yung may birthday bakla. Hindi, nagsasabi ganito. Kunwari lang. So, papagamit ka ba doon? Una, sana ang sakit ng ulo mo doon pag andun ka. Kung spiritual ka, di ka makakatagal doon, di ba? Kaso pera-pera. Wag, sabi dito pa, wag na. Wag ka na magpagamit dyan. Magpagamit ka na lang, di ba? Neither wield your members in terms of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Doon ka na lang magpagamit sa Diyos. Di ba? Kung sa church ka na lang maging host, ano, saan ka magagamit? Kailangan natin yan eh. Ang dami mong pwedeng paggamitin. Kung pogi-pogi ka talaga, maganda ka, soul winning, pwedeng-pwede yan. Hindi ako marunong mag-soul winning. Samahan mo lang yung ano, yung pastor mo hindi pogi. Ikaw yung pogi, yung pastor mo hindi pogi. Dati sa kasama ka. Diba? Maganda na, matututo ka rin. Ayun na, yun na yun. Hindi mo yan. And your members are instruments of righteousness of God. Ayan. Hanggang matapos po ito. Bilis ako na lang, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. Ito pong verse na ito, napakadalas i-abuse. Sabihin ng iba, hindi naman tayo under grace but under. Pero iniutusan ka pa rin dyan na huwag mong hayaan yung kasalanan na mag-ano nga sa'yo eh. Ano ka ba? Parang ganun. Huwag mong hayaan undering ka. So ito yung parang verse 1 to 4. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. So huwag kang magtanong at magsalita ng walang ka-sense. So ito, know ye not that to whom ye yield yourselves serve as to obey, serve as ye are to whom ye obey, whether to sin or to death or to obedience of righteousness. So baliktaran yan. Kung ikaw ay napapailalim sa kasalanan, dyan ka napapailalim. Okay, parang servant, ibig sabihin, utusan ka ng kasalanan. Pag ikaw naman, ay hinahaya mo, ututo ka naman kay pastor eh. Ututo ka naman kay Jesus eh. Okay lang. Ututo na ako kay Jesus kaysa naman sa'yo. Diba? Mas okay na yun. So, ano yan eh? Polarize. May natin ganun. But God be thanked that you were the servants of sin, that you obeyed from the heart, that from that form of doctrine which was delivered you. So maganda to, no? So ang sinasabi dito, naligtas ka. Yung doctrine kasi, yung obviously doctrine of salvation yan. So nung una, pansin nyo na pag nag-soul winning tayo, asahan nyo na sila mismo nahihirapan. Kung ikaw nahihirapan ka, sila din. Lalo na, depende nga kung ano yung background nila eh. Nagtatalo po yan. Kaya minsan pag nag-soul winning tayo, kaya kasabi siya, galingan nyo na gusto yung ano, mabilis, malinaw, di ba? I-develop nyo yan kasi yung iba dyan, konting ano lang, ma-post ka lang na konti dyan, mag-iisip na yan, matatawagin na yan kung sino. Ganun po yun, kaya napakahirap. Pero sabi dito, kinukumpara sila, kayo kasi, sumunod kayo from the heart. So ano nangyari sa inyo? Diniligtas kayo. Ngayon, kung ligtas na kayo, marami pa rin tukso na hindi sumunod sa Diyos. Di ba? Yung pag-church lang, pagpunta sa church, pupunta ba ako sa church o hindi? May bumubulong ka sa'yo dito, wag na. Tagal ka nang di umate, wag ka na umate, tuluyan mo na. Sabi naman dito, kailan ka po, lalong mapahama ka, di ka atin. Yan, di ba? Hindi, baka pag-usapan, hindi, okay lang, ganun talaga. Nagtatalo yan eh, di ba? Ano pang naisip nyo? Sinong gusto magbigay ng sample? Ano naisip nyo? Saan pa? Tapos si Brother DM, antok na antok na eh. Nakakahawa din. Bakit ikaw naman yung... Diyan ba nanggagaling lakas mo? Guys. Atang Samson eh. No? Nag-isa sabihin. Nasaan na ako? Ano yung... Yan, naghahatakan. Tapos na tayo sa unsave. Okay, naligtas ka na. Ano pa yung humahatak sa'yo ngayon? Atang inaalipin ka. Katamaran. Ano pa? Kakulitan. Kasi pag nasanay ka rin, asaya mo ito si Peter. Napansin ko dito, nung mga nakaibigan yung mga kulit. Kasi sarap niya ang kulit, oh. Puro kalokoy pinag-usapan namin.
Gayahin ko kaya? Hindi. So ano ba yung mga humahatak sa inyo? Yan, yung makamukong pera naman, ganun din. Yung kasama ko, nakakwento ko kanina, yayabang, oh, pinag-uusapan, ganyan, kahit wala sila. Pero pinag-uusapan nila, pera, ganyan. Siguro, si Pastor, puro doktrina yan eh. Walang pera yan, di rin. Diba? Kaysa nga, minsan di mo alam yun, nadadala ka. Sa kapay na hata, kalandian, ganun din yan eh. Eh, lahat ng lumalabas sa feed ko, sila, ganito, picture-picture, nangiinggit, nagbakasyon sa ganyan. Iba nga, may friend ba kayo nila, latag yung pera nila. Actually, di nga sa kanila yun eh. Pinitural lang nila kung saan yun. Pansin, ihambing nyo minsan, pare-pareho. Ano pa yung humahatak sa inyo? So kung ano man yan, dapat makalaya ka dyan. Amen? Huwag mo na kasing sundin. Alam nyo, kahit saan, pag hindi ka sumunod, sabi nga sa ni Rizal daw, there is no tyrant where there is no slaves. Yung iba naman kasi, sunod ng sunod. Parang bakunan na wala sa utak ko. Sabi nila, eh kasi kaya ka sumusunod para mawala na yung ano eh. Yung lockdown tsaka yung virus. Para wala na. Eh nasarapan ngayon yung official. Ay kahit ano pang sabihin natin dito. Susunod itong mga to eh. Lalong hindi natapos. Kaya baligtad. Kaya pag nag-rebelde ka ngayon, anong virus? Ano yun? Ah, sige, wala na. Wala na emergency. So, tuloy natin sabi dyan, I speak after the manner of men because of your infirmity of the flesh, for as ye have yielded your members servants to uncleanness and iniquity, and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and holiness. So, nasabi lang ni Paul, naiintindihan ko naman yan eh. Alam ko yan, na nung dati kung bakit kayo na addict dyan, alam ko yan kasi nag-submit nga kayo, nagpatalo kasi kayo eh. Yan lang yan, kakaibigan yung inayaya kayo sa ano. Ba't mo sumusunod ka doon sa siraulong kaibigan mo dati? Eh wala kang ibang kaibigan eh. Minsan ganun yung iba eh. Di ba? Eh wala namang iba eh, kaya nga niyayaya ka sa church. Ngayon mayroon kang choice, lalo pag una naligtas ka, pag ligtas ka na, may ano ka na, hindi ka na yung tipong ano, wala akong pupuntahan eh. Ilang gusto mong friend dito? Ilalapit kita dyan. Matitino pa yan. Amen? Kasi sabi ni Paul, alam ko yan, dati kasi ginagawa nyo, baligtarin nyo ngayon. Sa Diyos kayo ngayon, sumuko or magpailalim. So, inulit lang dito, for you were servants of sin, you were free from righteousness. Nung kayo alipin sa kasalanan, wala kayong katuwiran. Kabaligtaran nun. Ito, may magandang tanong po ito eh. What fruit have you then in those things which are... Whereof you are now ashamed, for the end of those things is dead. So magandang ano to, tanong nyo sa sarili nyo tsaka sa ibang tao. Basta nakakita kayo na dating lasinggero, bumalik. O bumalik. Tanongin nyo lang, anong gusto mo ma-achieve dyan? Parang mo lang ganun. Kasan yan? Hindi ka nag-church ngayon. Bakit? Anong pinalit mo? Sabi dyan, alam niyo yun, nahihiya na nga siya dun eh. So either magbigay siya ng excuse dyan na kung ano man yan. Diba? Kahit pag nag-soloing tayo, magbibigay ng excuse pag medyo hindi nila kayang labanan yung kanilang kahihiyan ba? At alam nilang nasa mali silang paniniwala. Magbibigay na lang yan ng excuse. So dapat mabilis ka rin ma-ano yun, ma-detect yun. Ngayon, of course, may kalayaan naman sila. Huwag mo namang kastiguhin. Kung tama yung term ko, sabi ni Bandito eh. Basta huwag mo na siya pagalitan, hindi mo naman yan pag-aari. Okay, so yan. Pero po yung mga taong alam na nilang mali yung sa kanila, nahihiya po sila dyan. Pwede mong gamitin yung hiya na yan na in a positive way. Amen? Parang ginamit sa 1 Corinthians. Yung fornicator doon, hiniya nila eh. Nahiya naman. O salamat, nagbalik loob. Amen? But now being made free from sin, yun, pinalaya na kayo eh. Ano ba excuse mo na alipin akong kasalanan? Ligtas ka ba? Paano ka naligtas? Sige nga, isa sa mga nakakibat sa pagiging ligtas, ano? Alam mo na nga makasalanan ka, inamin mo. Hindi mo kaya, and therefore, pinubaya mo na sa Diyos yun, di ba? Paano sabihin ngayong alipin ka pa rin yan? Naligtas ka nga eh.
nakatiyak ka ng langit, anong ginawa ng Diyos sa kasalanan mo? Nga nilagay niya sa hindi yung katulad ng nilalagay ng Diablo sa iyo. Ibig sabihin, parang tinatakot ka. Ano, papatayin kita? Ano, papatayin kita? Eh, ligtas ka na. Di patayin mo. Maintindihan niyo ba? So ngayon, anong gawin mo na? Hindi, maglingkod ka na lang sa Diyos. Yun ang sinasabi niyo. You have your foot unto holiness and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So doon pala yun, yung context nun. Kaya ang ganda ng verse na yan eh. Parang summary. Parang conclusion siya ng buong pinag-usapan natin dito. Okay, so number four ngayon, ano yung sabihin natin dito? Para tayo maging active Christians, servants of the Lord. Paano? Yan. I-deal yung sin mo. Sabihin, solusyonan mo. Kaya ang point natin sa number four, growing in holiness and away from sin. Yun ang karakteristik ng isang active. Kaya alam mo po yan, pag ako may... Kunwari, dati kayong active. Kunwari, si Jamie, active na active to. Walang quiz-quiz dyan, walang pasok, walang pahinga. Pag church andyan yan. Okay? Okay, salamat sa mga. Biglang umaabsent-absent na. No? Kinalaunan. Pasto. Kinalahan na, no? Dati excited yung Mikey. May kita ko yung kapatid na ano, magkakantahan na naman kasi about God. Excited yan. So alam niyo na yung sarili niya, di ba? Ako din, kilala ko din kayo. Alam ko kayo, kilala ko. So biglang, basta hindi mo na ako makakatin kasi ano eh, may bisita kami. Eh, depende kung gano'ng katagal na yung tao dito. So, bayan mo lang. So, pero tumatagal, may iba na naman. May iba na naman dahilan. Kalaunan yan, di na magdadahilan yan. Parang yung kailan lang, umalis na doon, hindi na tayo natagalan. So, mga GC natin, hindi nga natin sila tinanggal, di ba? Para makaisip-isip. Yun, umalis na. Ibig sabihin, hindi na tayo natagalan. Ang tanong, sino yung problema? Ganun yan. So, yun, yung mga panalangin ko naman, kahit yung ibang grupo na umalis dito, sabi ko, masaya na ako kung ano, at least nag-church kayo sa iba. Ligtas ba talaga? Opo, pastor, salamat naman. Masakay, nag-church. Ayun, cricket. Walang sagot. Iba naman, di ba? Iba sa inyo, buti iba na nakabalik. Alam ko na pag di na sumasagot eh. Ibig sabihin nun na ayaw nyo nang kausapin. Tanong nga, bakit? Lalo pag active kayo dati, yun ang ano eh, yun ang... Hirap explain. Ngayon, yung mga magulang din kasi natin, ito mga tong anak ko kasi alam yun. Kasi natutunan ko to sa Bible eh. So ako, hindi ako papayag ng tatanungin ko sila, hindi sila sumasagot. Eh, karapatang kong ano eh. Karatang inasolving ko po kanina, hindi ka pala, di ba tumanggap mo? Noong una, naramdaman ko, kumukonta ba? Nabanggit ko lang na pag anak mo, dapat paluin mo. Hindi mo kailangan paluin eh. Hindi ka naman gulpin, pero kailangan paluin din. Hindi ako naniniwala dun. So, ramdam ko na yun. So, kumukonta, di ba? Eh, siya, pwede ko ng anak yun. Hindi ko pwedeng persahin. Amen? Ngayon, kung anak kayo ng Diyos, at pag sinabi na salita ng Diyos, ganon, huwag mo sisihin yung pastor. Ngayon, tingnan mo kung talaga ma-explain away mo yun. Amen? Kung mayiging totoo ka sarili mo na na-explain mo na hindi naman kailangan mag-church lagi, hindi naman kailangan maging magsuot ng ano eh, okay lang naman mag-shirt ng ano, okay lang mag-take. Kung ma-justify mo, sige, sabi mo sa akin, parang di ako mag-upis ng mali dito sa palagay mo. Kung kayong mali, sabi mo sa akin, Pastor, mali naman yan na namamalo, kung ano man yan. May mga bakla, may pag-asa pa. Sabi mo sa akin, sige nga, ang problema, ba't hindi makaharap yan? Nabanggit ko lagi sa mga pastor, di ba? Mabait po yun. Lagi ko sasabihin na ginamit ng Diyos sa akin yun. Salamat, pasalamat po. Pero ang tanong ko sa kanila, ba't nila ako maharap sa muka sa iba nila sinasabi? Alam mo na, may takot at may kasalanan. May kasalanan dun. Kaya, yes, pwede mong magpatuloy na pastor ka.
Pero hindi ka bilong dito. May inactivity kang pag ano, malalaglag ka doon. So anyway, na lumalayo na tayo. Dito muna tayo sa church. Sa church lang. Pag may kasalanan ka, ano, hindi ka gagana mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ako naniniwala ganadong-ganado ka pa sa church. Tapos you're living in sin. Wala po 'yun. Amen. Kaya sabi dyan ulit, ha, balikan sa 6, tapos natin, no? Kaya sabi sa 6, destroy natin yan. Yan ang, yan dapat natin gawin. Ang gusto mong, yung lively ka, active, masayang, Kristiyano, naglilingkod, yung mga kasalanan na yan, alamin mo, sirain mo. Kung di mo kaya yung sarili mo, humingan tulong. Amen? Ayun ako kasi, ano eh, parang pinaprotekta mo pinakasalanan. Kaya ako lagi ito, diretso tayo dito. Katulad, pag mayroon kayong kaibigan, bakla, mag-decide ka, sino ba yung pipiliin ko? Yung ito, sinabi sa Bible na ganyan yan, ang judgment ng Diyos dyan, o ito. Kasi masakit magsalita eh. Sa palagay mo, salita ako lang to. Maghanap ka ng maayos na church, ganun na ganun din marinig mo. Kung maghahanap ka ng ano ah, pareho-pareho yan. Kaya isang mga dahilan din, minsan dinadala ko sa iba, mag-invite din tayo kung makita tayo maayos. Okay? Malalaman yun, hindi ko walang pusalita to. The fact na sumusunod sila sa Diyos, yun din ang sabihin nila, maniwala kayo. Anyway, na tayo, last. Ini-skip natin, yung point dito is, sabi dyan, knowing that Christ being raised from the dead, diet no more. So another ano na naman, no? Another aspect ng resurrection. Okay, nabuhay siya. Isa sa mga kasama doon, nung namatay siya, hindi na siya mamamatay ulit. Death had no dominion over him, for in that he died unto sins once. But in that he lived unto God. So medyo magka-relate po yan, ha? Yung sinabing died once, yung isang beses na namatay, ngayon nabuhay siya. Hindi na lang sinabing forever na siyang buhay, pero yun din yun, yun yung sabihin nun. Nabuhay na siya sa Diyos eh. So anong point natin dito? Ngayon din, ganun din kayo. Medyo nabanggit natin kanina eh. Kung ligtas ka na, mawawala pa ba yon? Hindi na. Pwede ka ba bang takutin ng kamatayan? Parang inaalala ko, nangyento ko sa inyo, di ba yung si Lazarus laugh? Alam niyo yan? Parang no, maliit, maiksi siyang novel. Sige, ulitin ko na lang ha. Magandang illustration kasi may nagsulat lang noon, hindi ko alam kung gano'n siya ka-doctrinalist sound, but nasa pool naman niya yung tama, no? Sabi niya, imaginary ano lang siya, usapan nung si Lazarus, tsaka nung mga, ni Satanas, parang gano'n, yung mga anak ng Satanas. Sabi sa kanya ng mga Hudyo na anak ng Satanas, ano? Ano mo na yung si Jesus, ha? Papatayin kita. Parang gano'n yung tema ng usapan nila. Tinatakot ba siya? Papatayin kita, gulpihin kita, papatayin kita. Ano yung response ni Lazarus? Tawa siya ng tao. Ayun yung pakita kasi natatawa siya. Hindi niya mapipigilan. Tatawa-tawa ko dyan. Papatayin talaga. tinatawa, papatayin. Pandang huli, hindi niya mapigilan. Tawa, ba't tawa ng tawa to? Yung pala, alam si Lazarus, di ba? Namatay na siya, binuhay siya eh. So, anong silbi nung pag-threaten mo sa kanya? Yeah, maganda rin, hindi ko pa nabasa yun, pero naginigilo yung summary. Pero ganun, basically. So, balik tayo dito. Yung kamatayan na namatay si Jesus, isang beses lang. Hindi na siya ulit mamamatay. Dahil yung resurrection na ginawa niya at nakamtan niya, forever na yun. So kaya ngayon, paano natin apply ngayon ito sa atin, sa buhay natin? Ganun din. Hindi ka na pwedeng i-threaten ng Satanas na ikaw, papahirapan kita, alam mo, ligtas ka naman. At lalo, mga kampo naman ni Satanas, yayariin kita, papahiya kita, papahirapan kita. Kaya maganda sa Matthew 7 natin, kung hindi nagkamali, Matthew 5 to 7, yung persecution, pag pinersecute ka daw, ano, mas maging masaya ka, rejoice, for your reward is in heaven. Diba? So lalo ka, kaya hindi nila gustong gawin sa atin minsan yun, kasi alam nila, pag
pag-resolve ka na talaga, para kanilang ano, para kanilang binabayaran ng reward sa langit. Eh, matigas ka pa. Tapos, pag nakita pa ng ibang tao, matibay ito ah. Bakit kaya? Di nagtanong yung ibang tao. Kasi naiiniwala ako. Marami ako. Ah, ganun pala. Di ginaya pa yun. Diba? Alam niyo yung ano ng martyrdom. Ganyan po yan. Hindi yan negative. Pag maraming lumaban sa kampo ng kalaban, nagtitiwala sa Diyos, malalaman na ibang tao yan. Ay, pambira, gagayain pa yan. Kaya nag-iingat din po yung kalaban ng Diyos. Alam niyo ba yun? Yan. So, kaya ang number 5 natin, last, nakilaminis na po ako. Sorry. 51, sakto lang. How is a lively, active Christian characterized, engaged in the right and relevant issues of life, having and using all necessary resources to thrive, active in church fellowship, growing in holiness, away from sin? Nabasabi ko ba yon? Hindi yata. No? Number 4, yung body of sin destroyed, dapat sirain mo. Point natin nung growing in holiness and away from sin. Again, hindi ka perfect, pero papunta ka ng papunta doon, papunta ka ng papunta doon, palapit ng palapit, nababawasan yung kasalanan. Dati ganyan siya, ngayon hindi na. Dati ganyan siya, hindi na. Lumalapit siya dito. Dati yung TikTok, pinalitan niya ng memory, ano yung aking app dito? Memory, ano, by the Bible, ano? Ang ganda po nito, Bible memory app. Ang bilis pong magkabisado dito, pindot-pindot ka lang. Kala ng nanay mo, naglalaro ka, pinagalitan ka pa yung pala. Ayan o, oh, kabisado. Huwag lang ganun yan. Ayan, kabisado ko yan, nay. Kasi oh, Bible app yan, oh, may flashcard pa dito. Ayan o. Oh. Oo, oh, gaganyan mo lang yan. Oh. John 1, 8 to 7. Ah, ayan yung ano. Ano yan? But if we say that, ay, ano nga ba yan? O, tingnan mo lang. Ah, yun pala. O, balik mo ulit. Kaya makakabisado mo talaga eh. Kaysa naman TikTok, di ba? ML. Ano ba ako? So, growing in holiness. So, iniiwanan mo isa-isa. Yung barkada mo, iniwasan mo. Iniwasan mo yung isang loko-loko, yung pinaka-loko, pero yung iba, nanatili pa. Pero habang natututo ka, syempre, i-win mo yan. Ito, may pag-asap siguro ito. Ayaw pa, iwanan mo rin. Dito ka, lalapit ka na dito. Tapos magkakaroon ka ng mas mga balkadang maayos. Palapit ka ng palapit sa holiness. Yung ibig sabihin na, again, walang perfect na ganyan, pero the best na mapunta ka dito. Kahit sa aming mga pasto mo, ganyan po yan, napansin ko. Nagfa-flock po yung mga siraulo talaga. Tsaka yung mga kandal na pasto din. Maniwala kayo. Yun ang mga usapan dun eh. Ang usapan dyan. Ano? Ah, bakit sila ganyan? Nag-join ganyan. Yun pala yun. The more na gusto mo sa purong-purong doktrina ng Diyos, mapapalapit ka dito. Mapapalayo ka dito. Amen? Amen. Yan, point number, yan, point number 4, growing in holiness. Pag active ka, pag masaya ka sa ministry, lively ka, nag-grow ka in holiness, tapos lumalayo ka sa kasalanan. Amen? Last is, yung nabanggit ko nyo dito, in-illustrate, inaalintulad tayo sa Panginoon na nang buhay magmuli, hindi namamatay ulit. Ang point natin dyan is undying devotion to the Lord in His work. Ganun po ang mga active na tao, active na sa, mga Kristiyano. Sabihin, hindi namamatay. Pwede ba hindi namamatay? Ibig sabihin, hindi na mag-backslide. Parang. Okay. Parang obviously mag-backslide saan, pero hindi. Nakakita naman yung taong talagang pag tinignan mo, pag kinausap mo, hindi mag-backslide. Ito malabo. Mayroong ganun kasi nga ang dami niya nang in-invest eh. Diba? Tulad nung tayo, kaya ganito yung preaching natin, ni-record pa natin, parang gusto ko kung sakaling kunwari, itong mga bata dito, kaya si Julia, nakikinig yan, kahit ganyan yan. Pastor, naalala ko, dapat di tayo nagipag ano dyan eh. Sabi mo, ano mga in-preach ko ngayon? Mga bakla, ganyan. Halit tayo. So, naalala ko nung bata ko, ganun ang preaching mo. Nung pagtanda mo, hindi na ganun ikaw eh. Nasaan? Saan mo sinabi yun? Ito, sa YouTube. Di ba? Alam niyo ba yung pag, katulad niya, ano? Pag may sinabihan yung mga kaibigan nyo, parang kanina, kasi nga, sinasolve ko, parang naramdaman ko malambot. Hindi, sinabi ko sa kanya, dapat ko sabihin, mamimili siya ngayon. Mag-iisip yun sa bahay niya, ano, galit ang Diyos sa bakla. Ngayon ko na narinig yun, ah. Salamat, pasalamat ka. Kasi unfortunately for you, mga narinig mo, puro kasinungalingan. Kung di mga anak ng demonyo yan, iba naman mga Kristiyanong mahina. Yan ang narinig mo eh. So, ngayon, anong gagawin mo dyan? Ngayon, pwede po yan na pag may tinignan ka mismong tao,
hindi magbabackslide to. Paano magbabackslide to? Eh, di ba? Ngayon, si Pastor, ganyan. Sabi ni Pastor, pag nag-adultery daw siya, hindi na siya magpapasto. Alam ko na mag-adultery ako, di ba? Palagay niyo. Di ba? So, ibig sabihin, hindi perfect na ano, pero malamang sa hindi. Unlike doon sa mga iba na parang binibigyan nila ng puwang ba, di ba? Huwag mo sabihin yung ba, di mo masabi yan. Yung anak mo, huwag mo, baka maging bakla yan, huwag mo sabihin ganun. Ha? Huh? Posible ba maging bakla kayong tatlo? Nagtabi-tabi pa kayo? Ha? Sipin? May chance ba? Mabuti naman. Eh, sabi ko dito, kung active kayo, alam nyo, maglaan kayo ng, sa buhay nyo ng talagang, ang tingin sa inyo ng ano, talagang parang hindi na itong, ano, hindi na itong mamatay yung devotion na ito sa Panginoon. Amen? Hindi na mamatay ito. So, sana ganun tayo. Kaya, sinasabi dito na knowing that Christ raised from the dead, died no more. Again, katotohanan to kay Jesus. Pero ngayon, kasi sabi, nire-relate sa atin ito eh. Ayan o, sa 11. So, kung paano nga Panginoon namatay at hindi na mamatay ulit, namatay isang beses at hindi na mamatay ulit, nabuhay na sa Diyos, ibilang niyo yung sarili niyong ganun. Pwede ba yun? Para lagi na kayong active. That's, hindi kayo papatay-patay kasi ganito nga yan eh. Minsan pag papatay-patay kayo or medyo, dahil ko naisip na, medyo na yung kaibigan nga yung bakla na kala mo mabait. Ang bait nito, inilibre ako ng ano. Ano ba inilibre niyan? Milk. And chip mo naman! Diba? Araw-araw, pastor eh. Kahit pa. Kaya kasakit ka dyan. Huwag naman pagpalit sa milk tea. Saan yung devotion natin sa Panginoon? Ulitin ko na lang. Pagod na po ako, no? Kaya, para tayo maging active and effective in serving Christian. Ito, dapat makita sa atin to. Tayo, yung resurrection ng Panginoon na ginasa utak natin. Kasi lagi nyo pong tatandaan din. Kasi ngayon, sikat na sikat si Jesus, pero actually, niluloko ko siya ng iba dyan eh. Sa totoo lang. Kaya nakakapigod minsan yung mga post na mong inquirer eh. Ang mga debotong Kristiyano pa ang tawag, tapos nag-aampas daw dun. So parang pinapalabas siya sa ibang tao ngayon, mga Kristiyano, mga parang baliw na katulad nun. At lahat tayo gano'n, hindi naman. Nakita nyo ba yon? So, minsan yung resurrection ni Jesus, sobrang powerful supposedly niyan. Ang ginagawa nila, binababoy nila. Kaya ngayon yung mga ano, hindi naman totoo yan eh. Nagkakaroon sila ng dahilan. Hindi dahil sa atin, dahil sa mga nagpapanggap na katulad natin. Ngayon, paano gagawin natin ngayon? Kung na-designate tayong mga parang baliw na kesyo, sinasamba natin yung taong minapahirapan yung sarili niya. Parang ganun lumalabas dun eh. Pag-aralin natin itong mga bagay na to. Pag naintindihan natin gaano ka-powerful yung resurrection, of course, again, di mangyayari yan pag di ka soul winner. Kasi pag soul winner ka, doon ka na, doon mo malalaman. Kunwari, yung mga bagong muna, sino bang bagong soul winner dito? Nag-plano pa lang. Yung mga taas nga kamay. Hindi pa masyado yung soul winning. Pero gusto yung makita, di ba? Amen, si Kenneth daw. Nandun ka ba na nasyadang ko si mama mo? Amen, di ba? Naniniwala ka bang matanggap yon sa Panginoon? Hindi, dati, before nung sharing ko. Minsan di ka ba naniniwala, di ba? Parang kanina, yung mga sinirang ko namang pamilya, ang babait pala. Pero di ba? Mukhang, di mo isipin mabait kasi yung isa, labas pa yung pusod. Sabi ko, bahala na. Dito na, meron na dito, meron na nag-share dito. Ito na lang yan sa amin. Kasi ito na lang. Pikit mata na lang kami ni Bad. Ayun, ang mabait pala. Biruin mo yun. Hindi mo alam. Diba? Pag tumanggap yun, in-entertain is tumanggap. Magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen? Yung kwento po ng gospel, hindi yan po basta-basta. Ang dami ng ano dyan, gustong mag-neutralize niyang, ano kaya binababoy tayo ng mga yan eh. Lalo yung mga Pentecost na nagagayon, sabihin lang Kristiyano sila. At yung mga flat earthers, sabihin lang Kristiyano sila. Binababoy tayo yun. Hindi, aralin mo kasi kung nasa yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? At nabanggit na natin. So sana mag-active tayo.
Huwag tayong padala sa mga patay-patay din, ha? Marami tayong kalaban, eh. Bukod sa mga false teacher, minsan yung mga papatay-patay din na ligtas din, pero patay-patay. Labanan natin. Amen. Mas piliin nyo tayong, ano, lively. Okay. Ayun pala yung gusto ko sabihin sa inyo pala. May na-realize ako nung ano eh. Hindi ko pa nasabi, no? Para sa mga hindi nakasama, si Brad ang nauna dun eh. Ay sabi ni Brad. Kasi ba yung mga wave pool? Alam niyo wave pool? Mahal yun eh, di ba? Ito sa Christian, mahal niya. Lalo sa 8 waves. Ang laki nun eh. Sabi ni Brad, tayo na lang gumawa ng waves. Pwede pala yun? Kaya nag-ulat ako, untok-antok ako doon, paano nagka-wave doon? Ang late mo na. Kaya na-realize ko, sino mo nag-participate doon? Na-realize ko, hindi kayo bagay na Baptist, dapat Pentecostal kayo. Lively, naisip ko lang yun. So, hindi makarelate yung iba. Nabuhay niyo yung swimming pool na ano eh. Yeah, may joke lang yun ha, pero sana gawin natin yan sa ibang bagay. Amen, amen. Sana soul winning para tayong ganun. Diba? Di ang dami, kanina na, na okay na eh, nagpapahuli talaga ako. Sinabi ko na sa inyo, diba? Para makita kung gano'ng ka-excited itong mata. Para tayo susugod sa ano dun eh. Pahuli lang ako kasi pinanong ko pa yung sabi ng mga ano, oh, sugod na tayo. Saan mo si pastor? Okay lang din yun. Pero alam nyo, pag excited kayo, talagang ano yan eh. Nag-ahabol nga tayo ng oras eh. So good na, amen? Amen. Eh baka hindi ito manggap. Bira naman kayo. Kasi bad nga, sabi nyo, ilang beses na reject bad. Normal yun. Huwag kang mawala ng loob. Kaligtasan yan eh. Life or death, heaven or hell. Laban, amen? Amen. Kaya papatay-patay. Buhay ka pa ba? Sana buhay na buhay tayo. Napagod lang tayo ng konti physical. Pero dapat nga na-revive tayo. Amen? Amen. Ganito pala sa church, masaya pala. Oh, talaga. Imagine mo kung kasama mo sa swimming, inuman, di ba? Mga nag-away pa kayo doon. Alala ko talaga yung nag-away dyan sa ano. Saya-saya kanina, mami, nagustong tupan. Ang unsafe eh. Hindi alam gagawin sa ano eh. Anyway, tapusin ko na. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat at sa nawa ay nakita namin, Panginoon, yung practical side, Panginoon, ng inyong pagkabuhay magmuli. Maraming salamat, totoo. At hindi ma-dispute, Panginoon, ang katotohanan na po'y namatay at nilibing, pero nabuhay magmuli. Ito po'y undisputed fact. But according to the Bible also, huwag namin kalimutan yung practical application nito. Maintindihan namin na kapangyarihan ang inyong resurrection. Hindi lang po maghihintay kami hanggang mamatay na kami at buhay niyo muli. But even at this time, Panginoon, ang daming application ito na kaya isa pala sa mga dahilan na illustration, napakaganda illustration ito. Yung magmuling pagkabuhay, ang amin namang sabi nga po dito sa chapter is to walk in newness of life, Panginoon. Na parang bagong tao na kami, Panginoon. Though nanatili yung old man, ito po'y mapasunodin namin sa gusto niyo po sa aming buhay. So yun lang po, I pray for this church, I pray for this church, Panginoon. Nakikita ko po, Lord, na nag-participate ang bawat isa. Iba-iba po kami ng level of commitment, but I pray, kasi mga bago, Panginoon, makita nila masaya pala na maglingkod sa inyo, at kung patay-patay din kami sa ministry, what's the use, what's the reason, ito po hindi karapat-dapat. So I pray na picture namin namin sarili na mga tipo ng tagapaglingkod na masaya sa ministry, Panginoon, sa trabaho namin. Ay, lang po, Lord, kayo malulati again at mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.